Small but terrible sa pamemeste ang mga ipis. Survivor nga raw sila. Mapadilubyo, lindol, kahit atomic bomb. At ngayon, batay sa isang pag-aaral, ang ilan sa kanila ay hindi na raw tinatablan ng insecticide. Ew. Yan ang tinutukan ni Oscar Oida. Isa ka rin ba sa mga napapatili at diring-diri kapag nakasight na ng flying ipis? Well, sorry na lang because there's ipis all over. Periplaneta Americana, Blatelia Germanica, Neostylopaiga, Blatta Orientalis, name it, we have it. Kung tutuusin, ayon sa mga eksperto, nauna pa nga sila sa atin sa mundo. At nalagpasan, maski ang mga pinakamatinding dilubyo, meteor shower, lindol, atomic bomb, name it, they survived it. Yung event na nag-wipe out sa lahat ng dinosaur, di ba, actually? Pero nakapag-survive sila nun. So nawala lahat ng malalaking mga organisms pero kinaya nila. In part na to kasi ang mga ipis ay may specialization sila para makapagtago sa ilalim ng mga bato. Tama! Kaya nilang sumuot kahit saan. Eh kahit nga sa Pangulo, nakakalapit sila. I think you know better than I do. O kaya mo yon? Ang mahirap nito. Kapag hindi natin nakontrol ang populasyon nila, malaking epekto nito sa public health. Ang mga ipis po ay kaya nila mag-carry ng iba't ibang klase ng mga mikrobyo at mga protozoa actually, na hindi lang actually tayo ang pwedeng maapektuhan. Pwede rin maapektuhan yung mga alaga natin. Kung sa bagay, nariyan naman ang chinelas at ang ever-dependable, pamatay ipis. Pero alam nyo ba, ang mga ipis ngayon naiimmune na raw sa insecticide. Si Richelle na may sangkatutak daw na ipis sa kanilang bahay, napapansing tila di na nga raw ganun ka-effective ang dati-rati garantisadong insecticide. Minsan nag-i-spray ako. Yung iba na matay, yung iba na katakbo. Pag tapos yung spray, balik na naman sila. Yung iba na matay, pero yung iba hindi. Sa pag-aaral ng Purdue University sa Amerika, lumalabas na ang ilang ipis, hindi na tinatablan ng mga kemikal. Paliwanag ng nakausap namin eksperto. Sabihin natin na may 10 ipis. Inesperyan mo, 9 ang namatay, yung isang nabuhay, pwede siyang nakapag-develop ng resistance. Ngayon, kapag itong nabuhay na ipis na ito ay nakapag-reproduce with another individual na may resistance din, of course, yung mga anak nila mamamana yung resistance na yon. Eh, ang ipis pa naman, kung mangitlog, kaya ro mag-produce ng 300 iba pang ipis. Through many generations, pwede pa yan actually na ma-strengthen yung resistance na ni-develop nila. Yung ating pong mga weapon, yung ating mga insecticide, eventually talaga magiging ineffective siya. Kaya naman ilan sa mga pest control experts na nakausap namin, patuloy raw ang pagsasaliksik ng mga mas epektibong pamatay ipis. Pero ang pinakamainam pa rin umanong pangontra sa mga ito, bukod sa chinelas ha, eh maayos at malinis na kapaligiran. Parati kang may leftover food, yung mga pinggan, like that, those utensils and plates that are left on the sink. When cooking, may mga naglilive ka ng greasy like stove, mga kitchen, ganon, mga greasy areas. Eh gustong-gusto nila yan eh. Tsaka unattended garbage. It's not just spraying, it's not just treating it, but finding out the root cause. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.